Boss, taga saan, boss? Apian po. Oh, Apian, Tarlac City. Wire silang beses na po nagpalit ng stator. Oh, tatlong beses na po nagpalit ng stator. Laging? Laging na lang, hindi nag-charge. Oh, hindi nag-charge. So, napaka-basic lang po yung problema nito. Alam na natin. Ah, resistor lang. Hindi dinisconnect ang resistor. Oh, so, ayusin natin yan. Napaka-basic lang po. So, okay, ito boss, ha? Oh. Ito po, konting idea pa sa mga wirings na laging nawawalan ng ilaw. Pag nalubak lang daw eh, nawawalan ng ilaw. Sir, pag nalulubak, nawawalan ng ilaw. Okay. So, ito nga po ah. Ang problema ng mga TMX 155 tatagalan, yung iba kasi nagpo-focus sa headlight. Sa socket ng headlight. Sa switch, na napag nagluloko yung headlight at ilaw. So, ito po yung pinaka-problema dyan. Pag ganitong edad ng 155, walang mintis. Dito po yan ang problema sa igniso, sa lalim ng speedometer. Taran, okay. Ayan po ha. So nakabalat. Itong wire na to, itong kulay blue na to, nakakonektado to sa high. So kaya pag high ni sir sa ilaw, pag high beam, namamatay. Ah, namamatay kasi nga ito po positive ito, ground nito, dumidikit o konektado sa headlight. Oh, 'yun lang po. Check up nyo lang dito sa ilalim ng speedometer yung mga wire. Ayan o, ayan o. Ayan po. O. Nakabalat. Nakabalat. Okay. So, nakabalat. O, ayan o. Yun lang po. I-tip lang ito. Tsaka mas maganda kung malagyan nyo ng ano dito sa pin. Interior, ganyan, goma. Basta sa pin na hindi nasasahid. Tsaka tip. Okay. Yun lang po mga lods ha. So, sa mga naglulokong ilaw na hindi mapatino-tino, check nyo lang dito sa speedometer ha. Okay mga lods ha. Ito ha. So, ito ang TMX 155 nga na... nakailan ng battery tsaka stator. So yun nga po yung problema lang dito, yung resistor nga niya nakakonect pa. Itong resistor kasi na to, ito itong pink na wire na to, ito yung connection ng 8 resistor dun sa likod ng one. O, sa para gusto makita dito po, ito yun, ito yung resistor mga lods ha. So yan, yan nakadesign niya sa isang supply na magneto operated na pagpatay mo ng headlight, magsusupply ito, mag-on ito, yung sobrang supply papunta sa battery, i-absorb nun para hindi ma-discharge, ma-overcharge ang battery. Then, pag headlight mo, pag sindi mo ng headlight, mamamatay ang connection nito, iilaw, so hindi na kailangan ng battery yung resistor dahil nga nakailaw na. So, yung sobrang-sobrang karga na pupunta sa battery, hindi na dahil nga andito na yung headlight. Ngayon, dahil yun, naka-battery drive na siya. Naka-battery drive na. So, wala nang supply itong magneto operated na to, naka-bypass na. Kukuha siya sa battery. Ah, mga lods. So, ang mangyayari, pag battery drive na yung headlight nyo, itong dilaw na to, nag-connectado na dito sa DC, sa accessories. Kahit nakapatay ang headlight mong ganito, ang ignition switch mo, pagpatay ng headlight mong ganyan, kahit hindi dumaandar yan, automatic, yung resistor, yung nandito sa ilalim ng upuan, kinakain po niya yung karga ng battery. So yun yung kahit bagong battery mo, kinabukasan, lobat. Di ba boss, kinabukasan, lobat? O, oh, yan ha, yun. Kalalagay ng battery, full charge, kinabukasan, kahit nakapatay ang switch mo, nakasagad dito yung headlight mo, kumakain po ng karga yan. O, oh, yun, ganun ang problema na lolobat. Okay, dahil yung works pa, sharing is caring. So ngayon, pupulwave na natin to para mas magandang supply. So papagita ko sa inyo yung supply nito before and after. Testingin muna natin. Ayan, oh, testingin po natin before and after. Ang problema pa nito, overcharging siya mga lods ha. Walang limit. O, testingin natin. O, mga lods ha. Overpower. Malakas masyado. Pag nirevolusyon ko, walang limit. Yun o. Oh. Yun. O, kita niya mga lods. Pumutok na po yung test light natin. O. Oh, wala lang supply. Oh. Oh, putol na 'to. Ito pa yung isang problema ng ginawa nila, boss, yung uling gumawa, overpower. So ngayon 'to, pag na-full wave 'to, magandang supply nito na hindi nagpupundi at the same time, hindi nalolobat, hindi nagpo-voltage drop. Okay, baklas na po ng magneto. So yan nga po, bago yung stator, mga lods ha. So ito, pupulwave na natin itong TMX 155 na to para si sir yung paulit-ulit ng ginagastos eh, one time lang. Wala nang paulit-ulit.
So paano nga ba ipupuli po ang TMX 155 mga lods, ha? Okay, so sasabihin na natin to. So na, hindi naman iba to eh, marami nang nagbo-vlog dito ng pagpupuli. So iba-iba lang ng diskarte. So paano nga ba ipupuli at paano malalaman saan dito ang ikakat? Ang ikakat at idudugtong. So ito yan mga lods, ha. Ito itong dilaw na wire na to, ikakat po itong dilaw na wire na to. Mga lods, pagkakat ng dilaw na wire na to, ikakat dito, nag-iisang wire na to. Ito, kulay green, ito yung katabi niyang tanso, mga lods, ha. So ito yung ground. So tatanggalin ng ground na to. Tanggal ng ground na to, itong wire na to. Ito yung idudugtong dito sa dilaw na wire na to, mga lods, ha. So saan nga ba malalaman nyo ang tinatanggal dito sa puti at dilaw? Walang mintis yan, tignan nyo dito. May dalawa kayong magikit ang wire na magkadikit, mga lods. So yun, ha. Pansin nyo, ha. Dali, yun, okay. So ito yung dalawang wire. Oh, ibig sabihin ito yung dugtungan. So ikakat lang natin to, ang dilaw na to. Ito yung ikakat. Okay, cut na natin. So okay mga lods, ito po natanggal na natin. Itong ground tsaka itong dilaw. So ito po yung pagdudugtungan. Okay. Okay. O pag ito nagdugtong to, to ito na mag gagana ang tinatawag na full wave mga lods, ha. So ibig sabihin ng full wave, isang bugaan na lang po yan. So ang ikutan, ang like dati kaya tinawag sang half wave. Itong tatlo na to papunta sa charging, itong tatlo na to papunta sa lighting. So anong nangyayari pag binattery operated ng motor na hindi na full wave? Automatic po mapapipass tong tatlo. So itong tatlo na lang ito ang lahat magsusupply sa accessories, headlight. So anong nangyayari? Bitin. Kasi nga po half wave lang. So pag ito na full wave, isang bugahan lang yan. Okay, so dugtong na natin. Pag ito na dugtong na to, salpakan na lang po tayo ng rectifier sa taas. Alright. Okay mga lods, ito po ha, nadugtong na po natin tong ground at yung dilaw na wire. So anong ibig sabihin nito? Ready to full wave na po mga lods, salpakan na po. Pero papagita ko sa inyo na ito ay full wave na. Gagamitin natin ito ng multi-tester. Okay, so paano natin po ito malalaman na itong ginawa natin na full wave natin na stator ng 155 ay naka full wave na. So meron tayong bago dito. Papakita ko sa inyo paano yung daloy ng ground na sinasabi kong ang stock nga ng TMX 155 po, ang charging niya half wave lang. So itong tatlo na to sa stock niya papunta sa lighting, sa headlight, at ang tatlo papunta sa charging. So ang nangyayari pagka binattery operated ang headlight, automatic na bypass tong tatlo. So tatlo na lang nagsusupply, kaya kulang sa supply. So ito po ang stock niyang supply. O, multi-tester, lagay natin sa times 10. Times 10 ha mga lods, ha. Pwede rin sa continuity. So pagkikita natin sa inyo, pagkikita ko sa inyo. So ngayon, makikita nyo mga lods, o test natin, palo, o yun ha. Okay mga lods, ha, napalo. Okay. O, pwede rin continuity. Ah! So, positive mga lods, lagay natin sa dilaw. Okay? Sa dilaw, body ground natin, papalo ang test light. Ayan mga lods, so imilaw. Okay? Sa dilaw, okay, body ground. So, ngayon, isa pa, sa kulay pink ulit. Itong pink na to, kasi local lang to, ang original nito, sa TMX, kulay white. O, testing natin ulit mga lods. Okay, umilaw. So, half wave siya. Ngayon, patunay na ito half wave. So, anong pinagkaiba nila dito sa ready to full wave na, itong pinul wave na natin. Okay, mga lods, ha. So, ngayon, gagaya ng dati, positive sa test light. Ayun, sa dilaw, mga lods, ha. Positive sa tester. Ayun, positive sa dilaw. So, ngayon to, dahil naka full wave na to, dapat to, hindi papalo tong tester natin. O, ground. So ayan mga lods, ha. So hindi na po nailaw. Okay. O ganun din dito sa kulay white. Usok sa white. O negative. So wala na. Kasi nga tinanggal na natin itong floating ground nya. Mga lods, ha. O ngayon paano natin malalaman to naka full wave na? So itong dilaw na ito at saka itong puti na to, pagdugtungin natin. Pag umilaw to, ibig sabihin naka full wave na. Isang bugahan na lang. O testing. O yellow tsaka sa white. Sok natin. Taraan! Okay mga lods, oh, nakita nyo. Umilaw na po. So ibig sabihin nito naka full wave na. Continue na, isang bugaan na lang.
Okay, salpak na natin. At ayan na nga po, baklas-baklas, install na natin ang stator at rectifier. So ito po ha, bago, yun oh. Sira yung charger oh. Boss, sira yung charger na nalagay. Wala po, tignan nyo mga lods, charger na nalagay, sira din oh. So matatanggal na po to, gagamit na natin dito pang full wave. O ayan oh, local na mumurayan na rectifier oh. Taraan! Oh, so, puput-putok. O pinagkaiba ng rectifier na ano, lalagay natin, makikita nyo. So okay, oh, tignan nyo po ha, kung gaano kalagay ang rectifier na pang full wave mga lods ha. So ito na po yung lalagay natin. Up wave, dahil naka-up wave na nga yung stator natin, yung light coil niya. So pwede nang ilagay itong rectifier na full wave. Okay, salpakan na po. Oh, light oh. Alright, install na po natin itong rectifier full wave. So ito ha, testingin muna natin bago ko steady. Okay, start. Okay, tignan natin pinagkaya pa mga lods. Start muna. Alright. Okay. So kung kanina mapapasin nyo, diba, o testing natin ngayon. Yun o, minor pa lang mga lods ha, napakaganda na po. Okay mga lods, o testing. O, minor pa lang po, napakaganda na, tignan natin. O, maliwanag pero may limit. Kahit revolution natin to, hindi mapupundi. Napakaganda, powered by Delingworks quality. Okay, ha, mga lods, ha. Okay, so ngayon, konekta na po natin doon. Headlight. So ngayon, ito ang nagcha-charge natin, tingin natin ang charging. Okay, good. So wala na po itong kalopat. Saan po natin, paano pinagkaiba ng supply ng full wave at half wave. Okay, basta ano na lang. Okay, so ang stock nito, anong half wave pa to, naka-negative ang test light. Pag tutok mo sa dilaw, dapat ilaw na yan. Doon sa half wave, so hindi siya umilaw. Sa dilaw, sa puti, hindi siya umilaw. Dahil to, naka-full wave na, kahit alin dito sa isa, pag ginawan mo to, ground, doon palang mag-supply. Yun, alright. Okay, dahil na-floating na po ang ground. So, dapat itong dilaw na to ay base ground din natin at ilaw din itong kubina to. Alright, okay, so naka-full wave na po. Good sa pagka-full wave natin, salpakan na ng rectifier. Ayusin na natin to, inangan at tip mabuti. Okay, so okay, salpakan na po ha. So nais na natin mabuti yung rectifier, naka-tip na ng mabuti yun, nakainang. Okay, so ito po yung up wave na rectifier ni boss. Kung bakit 6 na beses na daw nagpalit ng stator, ha? Laging lopat. So ngayon, tinapos na natin ang problema ni boss. Boss, yung luma mo. Ganyan si Dealing Works, pinagpalitan, binibigay sa customer. Souvenir, palaminate mo. Alright, oh. Ito ang DMX-155 na naka-6 na ng stator, laging lopat. Case solved, ayusin na lang po, close na lang lahat. Talaga na natin, so testingin natin may battery. Okay, good. Okay. Ayun, testingin po natin na walang battery. Ito kahit walang battery, goods pa rin, malalakas dahil ito yung naka-full wave na. Ayun po. At you can see, naka-disconnect. Flasher. Yun o. Oh. Ang liwanag o. Oh. Ha? Rev natin. Dapat di ba pupundi. Alright o. Oh. Okay o. Oh. Ang galing mo talaga, powered by Delingworks. Kasi nyo, naka-minor. Natural. Bumiblik dahil minor lang. O pag rev natin, dapat maliwanag pero hindi magpupundi. Yun o. Oh. At the same time, kahit po naka-flasher, naka-rekta ka, maliwanag ang ilaw. Ha? Kasi sa taillight, okay? At meron itong busina rin. O, kaya mga lads ha, kaya pagsabayin-sabayin, flasher, headlight, busina, na walang battery. So ngayon, dahil malakas na siyang mag-charge, hindi na ito malolobat. At ang kagandaan ng full wave, ang battery hindi na i-stress. Dahil po ito, pag naka-minor, ang magsusupply battery. Pero pag tumatakbo na kayo, nagsusupply sa accessories, yun po ang rectifier full wave na. So, anong kagandaan nun? Itong battery, hindi na ma-stress. Pang matagalan, I mean, hindi na siya basta masisira. Okay. Nice! Powered by Delingworks! O, ngayon, kagandaan, alam na lang yung nagsasarge siya. Kung napapasin nyo mga lods, kasi ito, kanina pa natin tinitesting na hindi maandar, medyo na-drain na ng konting battery. Kaya ang kagandaan ngayon, tignan nyo, rev natin, liliwanag ang headlight. Ayan, mga lods, ha? Oh, alright. So, anong ibig sabihin? Nag-charge.
quality charger. Okay? Okay po, si start po. Testing. Ito, followers from Sampos. Ito, kapiyan. Okay na. Testing. Oh, one click ah. Ito po, si ilaw. Headlight. Okay? Ayan low. Okay, good. Busina. Okay po. Stoplight nga, boss. Testing stoplight. Okay, sa stoplight pa preno. So, okay. Good sa po lahat, ha? Okay, so quality. Mga lods, ha? Kanina, wala pong ilaw lahat to. So, okay. Nagwawire. Oh. Ayan, at you can see, mga lods, ha? Naka-flasher po yan. Ay, naka-headlight, naka-high pa. At kahit mag-flasher ka, rebo lang ng konti. Oh, wala na. Walang kurap. So, ibig sabihin dyan, wala na po siyang voltage drop. Mga lods, ha? Good na po. So, kung yung po, volt meter natin to, maximum nito, 15 volts. Boss! Alam! Masasabi, boss? Saka salamat, boss. Kinsa doon, okay, ha? O, MX-155 na problemang ilaw. Nakailan na po kasi yung stator? O, nakatatlong yung stator, laging lobat. So, ngayon, full wave, saka nirewiring natin, problem solved. Boss, thank you very much ulit. Dahil yung works.